sa mga panalo yun, magandang umaga. So, for today's vlog, mag-install tayo ng bagong shifter. So, ito na yung bagong version, ano? V8 na to, okay? So, ikakabit na natin dito sa Sniper 155R Stainless. Ito, na-vlog ko naman ito kung paano assemble. Then, ngayon, i-install naman natin, ano? Siguro may idea na kayo kung paano ito assemble. At isa pa, meron tong manual. So, ngayon, attach na natin sa mismong unit. So, kung nakaraan, nabitid kayo kasi assembly lang nung mismong shifter. So, ngayon, ito na. Nakabit na natin sa unit. So, first step ay, siyempre, assemble nyo yung shifter. Then, palitan nyo yung axle. Then, tanggalin nyo yung mga stock parts nya. Dito na tayo. Ayan. Kung may rubber mallet kayo sa bahay, rubber mallet para din sisira yung mga kinakalas nyo. Ayan. So, may 17mm na, ayan. So, before nyo ito install, lagyan nyo ng grasa. So, ito, nalagyan na ng grasa. Kaya, salpak na lang. Nalagyan nyo na yung axle. Siguro naman tayo sa spacer, kung tawagin. Sa spacer, di kayo maliligaw. Gaya na na-explain ko nung nakaraan. Ayan. So, meron tayong left and may right tayo. Siyempre, yung left para din sa left. At yung right para sa right. Magaling, halos kapusin, ha? So, unay natin yung madali. Tayo sa madali. So, tayo sa may part ng brake pedal. Ganyan na to. At kumaya na kayo. Ay, kuya natin. Patangin nyo na yung kaya habang busy pa tayo. Dosi by Dilos. Sa akin. Correct na sangko. Ayan, kapit na natin. So, kamit kayo ng 6mm na alin. So, simple lang naman mag-install nito. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng mounting ng angkasa na natin. So, medyo mataas siya, kung makapansin nyo. Ito yung pinakamadali sa lahat ng pag-install itong left side sa may gawin ng tawag dito. Shifting. Okay? So, nasa kabila yung ating cambio, di ba? Nasa kaliwa. Hindi, pasuwi naman pambayad kay Kuya Randy. 50 pesos. Bigyan mo si Kuya Randy 50 mil. Muna, mamaya na. dumadali na. Marunong na. Ayan. 50 mil. So, ito. Ayan. Nagay niya yan dito. Siyempre, hapitan na rin natin. Pwede naman eh. At huwag niyong kalimutan higpitan na maayos yan lahat. Okay, ito na. Siyempre, lagyan niya natin yung nut. Ito. So, ito, isagad natin muna. Tsaka ito. So, ito, isa sa na-improve nila. Maganda to. Kita ko yung nut na ginamit nila dito is 10mm na. So, dapat pag magkabit kayo nito, medyo papasok sa loob ng konti. Sa ilalim na, maganda. Sa ilalim na. Hindi na sa ibabaw, ano? So, dati, kinakabit ito madalas is dito sa ibabaw. So, ang hirap mag-tight, di ba? Kasi masikip yung area. So, ngayon, nasa ilalim na siya. Na-improve na RCB, ano? Makapansin nyo yung thread, ayan. So, hindi nyo pwedeng ikabit sa ibabaw itong bolts. So, dapat sa ilalim. Maganda kasi mas maluan magpihit sa ilalim kasi hindi masukal, ano? Hindi makalat. Ayan. Na-improve na RCB. Nice one. Improvement dito sa part ng shifting. So, binago nila yung pihitan, hindi na sa ibabaw. Hindi na sa ilalim yung thread, nasa taas na. So, ito, pakihigpitan nyo mabuti yan. Ang lalim na, hindi ka na makita. So, gamit kayo singkong alin. Yan. So, ito, ikabit na natin. Kung alin ulit. Tapos, syempre yung nut 10mm.
syempre, dito na ulit tayo sa another washer natin. So ito adjustable yan, pwede nang ibaba yan. Ayan. Diba? So ganyan dapat. Yan. Nakalimutan lagi ng nut. 10mm. Wala tayo ng tools. Kuha tayo ng Allen 6mm ay 5mm tapos G's pangontra, no? So baril na natin to tight, okay, dito rin yan. So may pit na, so huwag nyo kalimutan ikpit ang tong nut na to sa baba, paka-importante nito kasi pwede mahulog yung inyong pedal. Na rin natin to. Is na, oh. Lakot. Ganda. Saka mahaba siya, guys. Sumabas siya. Ang laki ng kahabaan nito. Then, na-extend pa nila to. Tingnan nyo, ang kapal, oh. Para doon sa dating spacer, ganda ito lang. So, itong shifter nito, medyo nakapalabas. Sa purpose nito, pag pumapatak kayo, halimbawa, huwag na sana, isa-save nyo yung pairings, ano? Kasi ito yung tumatama na una. Kasi yung stock na pedal, natututi yan. Saka ito, maganda siya kasi, talagang nasa likod siya, no? Then, ito yung saangkasan. Mataas yung mounting niya. Ito pa, may isa pa akong tips. Pag tinanggal nyo itong dalawang to, nakasingle shifter na kayo kaagad, di ba? So, maglalagay na lang kayo ng bracket dun sa pipe. So, ganun kalinis itong shifter na to, itong V8. Pogi niya, panalo, no? So, sabi lang na tayo, tapos tayo dito agad. Ayan, no? Pwede na agad yan. Pero syempre, huwag natin patagalin. Salpak na rin natin to. Para dala-dala-dala. Ang haba ng tornilyo niya. Hindi ko alam kung dito ba talaga ito. Parang si Batman. Dalawang Allen, tapos may spacer yan mahaba. Lagay niya rin yung spacer. Nakalimutan. Ganda kasi nakaangat yung kanyang ano, engine sprocket cover. Dali natin. Okay na. Ganda, di ba? Order tayo sa kabila. Let's go. Yan. Tagal kasi gawa ng shifter. Ay, stay yung brake. So, dito, first step, ay unahin na natin yung brake light switch. Sagad nyo muna ito. Yeah. Dito, may nakalagay yan dito. Sapak natin dito. Okay, ito na. Halit pa natin ito. So, pareha sila. Hindi kayo malilito dito. Same na same yung ganun nila. Oh. O kahit magkabalibaliktad, pwede. Hindi tulad sa B7, may malaki siyang part. Size na Allen yung ating ginagamit dito. Okay, dito naman tayo ulit sa isa pa. Okay, high mount.
makikita nyo lang ng ayos. Yan. Yan natin, yan natin. Medyo mahabang aksin, ha? Ganun pa rin, as usual, 18M. Palugin nyo yung tools. Ganun pa rin. 18mm, 18mm. Ipitan ko lang dun sa kabila, ganito rin yan. Ipit na yung 18mm. So wala nang iba kundi tayo sa back pedal. So nabitin, medyo malayong adjustment. So kalagyan natin to. So ito yung problema kapag malalim yung kalasin. So dito mga panalo, kailangan makuha nyo yung tamang adjustment dito at saka dito ano. Kasi may sukat yan. So, dapat hindi ka naman sinasabing perfect nyo dun. Pero iba na rin kasi pag naitama nyo agad ng mas maaga dito para di kayo mahirapan. So, yan yung butas dun sa baba at saka dito. So, dapat tama-tama yan. Para hindi kayo magka-problema sa paglalagay ng ating brake master pump. Ano? So, dapat naka-align ng tama yan. So, yung kalimutan yan. So, ayan na. Na-align na natin siya. So, binaba ko. Ganito kalakas yung ganito kalaki yung labas na tread. So, pagpalit kayo ng brake master pump mula dito sa side na to hanggang dito. So, ilang threads yung labas? 1, 2, 3, 4, 5. O, limang thread na, tandaan nyo dito. Pag limang thread siya, maganda yung mounting niya. No? So, ganito lang yung pedal natin. Yung position. Sige, lagay na natin. At yun, huwag nyo kalimutan lagay yung 5mm na allen. Ilock na natin siya. Dito yung medyo mahirap dito kasi medyo dukutin siya. Pero, kaya naman. Gamit lang kayo ng allen dito. Kita nyo lang yan. Huwag nyo kalilimutan lagi ng allen yan. Matanggal yung preno. Yung spring guys, sa loob yung nakalagay, huwag nyo kalimutan. Hindi sa labas ha. Kasi sa labas makikita nyo may buta, may space din. Pero doon talaga yan. Ano tayo improvise pang higpit. Okay. So, dapat may higpit yun ang maayos. Ito na tayo sa labas. Ito naman natin ito ng todo. Dapat may higpit lahat yan para pag ginamit natin ay long ride, hindi man lalaglag yung pyesa. Ano ba bang maro? Mukha nga. Hindi ka tama. So, dito na tayo sa... Ito yung bolts niya, huwag niyong kalimutan. Sa brake master pump, may dalawang spacer yan. Tapos ito yung bolts. May umbrella yung head, ano. 5mm yung pinakapang higpit. So, ito na pala yung brake master pump na yung bossing. Kakabit na natin. Yan. So, before nyo ikabit yung brake master pump, dapat connected na yung kanyang hose. So, itong stock ng bolts niya, alis nyo na. Banjo bolt niya alis na. Ito ipapalit natin kasama ng RCB na brake master pump. Huwag niyong kalimutan yung copper washer ilagay. Sa ibabaw muna yung isa dito. Ayan. Ito yung isa dito nyo ipatong. Tapos yan. So, palaging dito yung part na to. Total BM. So wala kayong impact rin sa bahay, pwede nyo manumanong inhibitan yan. Tandaan nyo yung position ng hose kung saan naka-position. So dapat nakasagad dito to. Ah, palitan mo yung kasama sa package yan. Kabit na natin. So para di kayo mahirapan kung ikakabit na ninyo yung brake tawag ito yung brake fluid tank savior ito naman kada maaga pwede na rin pa para di kayo mahirapan
So tanggalin natin yung clip. Pinutol ko na kasi matigas. So, saksak nyo lang yan dito. Yan. Balik nyo rin yung clip. Makalimutan. Pak na natin. Spacer, huwag makalimutan. So dito hindi natin naipakita kung paano nailagay ito, pero simple lang, kapag stuck pa yung brake master pump, hindi nyo na kailangan mag-bleed, dire-diretso lang yung gawa. So dahil dito palit ng brake master pump, ang ginawa namin ay nag-bleed kami ng panibago. At syempre, yung mounting nito dapat, yung nakabukol na pag ganun, ay sa taas, okay? So dapat yung kabitan ng alin, nakahuka yung alin sa loob na yun, yan dito. Yan, yung alin na yan. Dapat dyan ay nasa ibabaw yan. So tandaan nyo mabuti yan. Pag hindi nyo nilagay yan dyan, mahihirapan kayo mag-install nito. Okay? So dito na tayo. Ito yung bracket ng tambucho. So napakaliit lang yan. No? Pero ito na-improve din ni RCB. Nakita nyo, sobrang kapal nyo. So hindi na ito mapuputol. Saka maikse. Mas matibay pag maikse. Pag mahaba kasi, medyo mahirap. Taboy ang pusa. Naaway ng aso. So ito, 6mm na alin yan. Yan. May butas talaga yan para dito. Ilagayan yan sa loob. Ito na, nakapitan natin ang tambucho niya. Nasaan yung anong tornillo kanila. So ito pa rin gamitin niya, mas maganda kasi itong hapitan. Ayan. Okay, tapos yung nut niya nasaan. So may kasama namang nut yun. Ito na, ikabit natin. Sampakinan natin. Tapos stress yung pangontra. Okay. So stress yun na yung nut nito. Okay. Limutan. Tapos sa is na alin. Pahigpit doon sa loob. Hindi ito yun. Pinatin yung alin na alin. Kita niya mabuti ang bago yung maglagang tambucho niya. Okay, yun na. So, ito na lang. Hanap tayo ng butas dito. Kung saan natin pwede ilagay ito. Ayan, dito siya. Sakto siya dito, guys. Ayan. So, although pinatulan natin ano kanina, hose. Pero saktong-sakto siya dito. Ayan. Hello, John. Sakto to. Antay na to. Ano kasama? Wala. Kaubos lahat kanina. Ito na. So, walang hanin. Dapat mahaba. So, maganda ito na dyan. So ito, lagyan natin ng spacer dalawa.
tornilyo natin dito. Ayan. Sakto. Ayan. Okay na siya. Tapos na, no? Ayusin na natin ng maayos. Ayan. Ganda, malinis tignan. Ito, higpitan na lang natin ito. Oh, makalimutan higpitan isa-isa. Nalalaglag kasi yan. 8. Hila. First gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, sista, okay? Quinta, quarta, tercera, segunda, yeah. Kami gawa ng bago siya. Hirap pa kami doon sa may braking system. Yan lang naman, pero kaya kanin yan.